Welcome back guys dito sa ating bagong vlog, ha? Ang wala akong pake-vlog. At guys, gusto ko lang i-vlog itong aking diniling kasi bumili ako diyan sa kanto ng plaka. Kasi sa kanto meron diyang Japan surplus items. Japan surplus items at lahat ng mga gamit sa Japan, of course. And syempre, nakakita ko ng mga plaka. Alam niyo, mahilig ako sa plaka eh. Mga vinyl enthusiast. And so ito yung surplus galing Japan. So hindi natin alam ang quality nito. So second hand. Ito, wala itong sleeve. So subjected ito during transporting, i-subject dito sa kung ano yung mga bagay na damage to. So, kailangan natin itong linisin. Kailangan muna natin linisin itong mga ito bago natin i-play sa ating record player. Dahil, maaaring masira ang karayom nito. Maaaring masira nito ang karayom kapag hindi natin linis. May mga group kasi yan sa loob na maaaring nasingitan ng mga alikabok. Ha? So, ayan. Linisin natin gamit ang DWKC, WD-40, ha? Mag-apply muna tayo ng WD-40 and then tutuloy natin at gagamitin natin itong cleaning kit for vinyl records, ha? Cleaning kit. Bili ko ito sa sinong ako yung trabaho sa Petro Rebeng sa Jeddah. Bili ko ito, ha? So, sadyang panglinis ito ng plaka. Ayan, yan ang mga gagamitin natin sa paglilinis nitong ating biniling items, so mga plaka galing Japan. So second hand ito, hindi natin alam kung ano ang quality nito. So, pero I'm sure maganda quality nito nung una dahil ito ay Japan made, ha? Ang Japan eh, of course, land of high quality ang Japan. Pero syempre na wear out na to. So, sana ganun pa rin. Hindi ko alam ang ano nito. So, I think this is instrumental. Instrumental. Pianist. I think it's instrumental piano. And ito ay instrumental din yata ito eh. Instrumental din ito. So, trio sila. At ito, I assume na Japanese ang artist nito. I think so, dahil wala naman siyang kung English o kung American artist ito, nakalagay na yung pangalan dito, pero nakalagay lang dito, translate sa English si Journey. Well, hindi Journey Band, kasi on the other side is iba naman na nakalagay, ha? Dancing All Night. So, Dancing All Night in English siguro yung title nung Japanese song, ha? So, ito yung Japanese song. So, we assume na magandang quality ito kasi Japanese made eh, no? So, ayan ha, lilinisin muna natin. Okay guys, yan, nililinis na natin. Lilinisin na natin gamit ang WD-40. Iwasan lang natin na direktang malagyan yung ano, yung label kasi baka malakas yung ano eh, yung WD-40. Maaari niyang mabura yung impeg. So, kailangan iwasan natin yun. So, tinatakluban ko ng tissue. Ayan, ha? At kinakalat natin. Kasi may mga group yan. Kailangan manood yung WD-40 dun sa mga group ng plaka. And then, ayan, dinadry na natin. So, kailangan ma-dry na maayos. Gawa ng pagkatapos yan, gagamitin naman natin yung ating liquid cleaner. Yung isang liquid cleaner na gagamitin natin dyan after that. Yan, linis-linis lang. Dry ng konti. Kailangan mag-dry yan. Yan. Guys, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala dyan sa baril. Hindi tunay na baril yan. Hindi yan tunay na baril. Yan ay pellet gun. Pambaril ko lang sa mga asong pag-alagala yan. Hindi yan tunay na baril. Ayan, nilabas na natin ang liquid cleaner. Yan.
Hindi nung biling ko yan, may kasama na yung ano, pamunas. Sa ibang ano, ang talagang procedure niyan kasi kailangan ilagay mo siya sa mismo turntable at i-replay mo habang umiikot, saka mga bahagyang ilalapat yung pamunas habang umiikot siya. So, ganun yung style niya, ha? Linis lang ng linis. Ayan. Hindi kailangan mag-dry na maayos. Okay, mga batid, ha? Ayan, at ready na ito. Ready na ito para matest. Ating turntable. Open natin itong lock. And of course, ito yung adapter para sa 45 RPM vinyl records. Ayan, ha? Kapag 45 RPM, ibig sabihin 45 revolution per minute. Ayan, ha? Kung ilang ikot ito sa isang minuto, 45. Yung isa kasing plaka is 33 and 1/3, ha? Yun yung malalapad, tsaka maliliit ang butas dito. So yan, testing natin itong isa, ha? Ito yung may sleeve. Ayan. Kuha lang natin, ha? Guys, ang sunod nating i-test ay ito. Itong isa naman. Okay naman yung isa. At malinaw. Malinaw. So, natutuwa ako na maayos yung isang record. Itong isa, may sleeve din to. So, I think okay rin to. So, sana. Let's test. Okay, guys. Buka natin. Hirap lang, baka hindi mag-autofocus. Hop. Ayan. Guys, so far okay naman yung dalawa nating record.
Ano naman yan, understood naman yun kasi may sleeve naman, may protection, protective cover naman yun. So, itong isa, wala itong protective cover, so ito yung talaga subjected talaga sa damages, maaaring nagkaroon ito ng damage during transportation ito. And then, so, ito ay Japanese, I'm sure, I think this is Japanese artist. So, Nihongo maririnig natin dito. Anyway, subukan natin kung naroon pa rin ang quality ng mga hapon, ha? Natapos na natin ang ating testing at it turned out good dahil maganda naman ang kalabasan, nalinis natin maayos dahil magandang tunog itong mga plakang ito, syempre Japan press, so pero ganun pa man, surplus nga, second hand, so hindi natin alam ang quality, maaaring napasok na ng mga debrises or mga grease yung mga group nito, and then bigas na lang, so pero okay naman yung malinis natin, so maganda pa rin. So sa mga dump trip or sa mga surplus, mga Japan surplus na ganyan, minsan makakatsim po kayo ng mga plaka, so huwag nyo take for granted porque surplus lang, mali nyo, naroon yung paborito ng album, tapos maganda pala. Alam nyo naman, Japan, maganda ang presyo ng Japan eh. Kita nyo naman itong isang ito. Napakalig nyo naman kanina. So, okay naman. At itong mga ito ay binili ko sa Japan Surplus dito sa Plantasyon Surplus Shop. Tropa ko yung may-ari nito eh. The best of Japan items. Plantasyon Surplus Shop. Ito ay located sa kanto namin ng Plantasyon Meridian dito sa Lipa City. So, ayan ha guys, sana, ayan, alam niyo na na ito ay isa sa mga paborito kong ginagawa ang pakikinig ng mga plaka. So, sana nagustuhan niyo itong aking vlog, and see you again next time. Bye bye!